Nagpapatuloy ang mga kabi-kabilang kilos protesta sa ilang bansa sa Middle East, bunsod ng giyera sa Gaza Strip. Bunsod nito, umigting ang tensyon at pinangangambahan ng pagsiklab ng gulo at mga karahasan sa rehiyon. Ang Philippine Embassy sa Lebanon naglabas ng abiso para sa mga kababayan na mag-ingat at umiwas sa mga pampublikong lugar, pagtitipon at pagbiyahe sa southern part ng bansa. Naglunsad na ng Lebanon 24/7 Help Desk ang Department of Migrant Workers para sa mga kababayang nangangailangan ng assistance. Sa pamamagitan nito ng Hotline 6321348 o kaya ay sa kanilang WhatsApp at Viber number 6390832683446. 6392714781 86 at 6392051710 59. Sa Lebanon-Israel border, nangyayari ang sagupaan sa pagitan ng Hezbollah militants at Israeli Defense Forces. Sa gitna ito ng patuloy ding pagtugis ng Israel sa Hamas militants sa Gaza. Pinaalalahanan din ng Philippine Embassy sa Egypt ang Filipino community na maging alerto at lumayo sa pagtitipon-tipon ng mga tao. Pinayuhan ding manatili sa loob ng bahay kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Samantala, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga kapwa Pilipino na tigil putukan at usapang pangkapayapaan ng ipanawagan sa halip na pumanig sa iisang partido. Nagpahayag ng pagkabahala ang Vice Presidente sa kapakanan ng mga Pilipino sa rehiyon na apektado ng gulo at mga karahasan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan, lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Muli rin itong binigyang diin na dapat maghanda ang publiko sa posibleng kahirapang kaharapin bunsod ng pandaigdigang krisis na ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.